Hallelujah. Magandang umaga. At narito si Pastor Joshua sa pag-share sa atin, sa ating morning devotion, sa aklat ng mga gawa, kabanata 12. At tinitingnan natin ngayon, ang binabasa natin ang aklat ng mga gawa. So magkaroon muna tayo ng paragraphing. So hinati ko ang aklat ng mga gawa sa anim na aklat, ang buong aklat nito. Sa bawat talata makikita natin dito, sa bawat kabanata makikita natin ay sinasabi na ang salita ng Diyos ay lumaganap at marami ang nanampalataya. Ang ating focus dito ay ang paggawa ng banal na espiritu. Chapter 1 to 6. Chapter 6 verse 7, ang gawa ng Panginoon, ang paggawa ng Panginoon sa Jerusalem. At ipinanganak ang iglesia at dumami sa Jerusalem. Chapter 6, 8 to 9. Ang paggawa ng banal na espiritu sa Jerusalem, Judea at Galilea. Ito ay ang mga malalaking gawa ng Diyos. At panging sa Samaria. At ang salita ng Panginoon ay lumauganap sa mga lugar na ito. At chapter 9 verse 31 to 32, hanggang sa chapter 2. Ang ebanghelyo ay lumaganap din sa mga hintil. Nakikita natin kung paano ang karanasan ni Pedro, ang pagkakatawag kay Saulo, at ang ebanghelyo ay dinala sa mga hintil. At si Pedro ay ginamit ng Panginoon sa mga ito, sa kay Cornelius, at ang kanyang buong sambahayan ay naging Kristiyano. Ngunit ang problema, ang iglesia sa Jerusalem, ang iglesia ng mga Diyo, hindi nila matanggap. Ngunit sinabi ni Pedro na ito ay galing sa Diyos. Ito ay ang gawa ng banal na espiritu. Ito ang ipinaliwanag ni Pedro sa kanila. So kahapon, sa chapter 11, ang iglesia sa Jerusalem, sa Judea, ay nagkaroon sila ng malaking tagumpay. At inunat nila ang kanilang kamay. So nagkaroon ng breakthrough at nagtagumpay. At tinanggap nila ang mga mananampalatayang hintil ng iglesia ng mga hintil. At si Apostol Pablo ay naitayo at naging apostol ng mga hintil. So, yan ang apat na talata kahapon. So, ang buong focus ay napunta na dito. Na lumaganap ang salita ng Panginoon sa mga hintil. Ito ay ang sa huling bahagi ng chapter 9 at chapter 12. At ngunit paano lahat ito nagsimula? Tinulungan ng Panginoon si Pedro. At sa pamamagitan ni Cornelius, ang Panginoon ay gumagawa, ang anghel ay gumagawa. At ang mga tao ay nakakita ng mga pangitain. Si Pedro at si Cornelius, ang mga apostol, ang iglesia sa Jerusalem, ang mga kapatiran, ano ang kanilang mga iniisip sa mga bagay-bagay, so gumawa ang Diyos sa kanilang kalagitnaan. At makita natin kung paano si Saul na naging apostol Pablo ay itinatyo ng Panginoon at naging apostol. At siya ay inusig. At dinala sa Tartos sa kung saan siya ang kanyang tirahan. At si Bernabe
ay kinuha siya muli sa Tarsus at dinala sa Antioch upang ihanda. At doon tinanggap si Pablo at nagsimulang magturo at nangaral. Ang lahat ng mga ito ay nagsimula sa chapter 1 to, hanggang chapter 11 hanggang sa chapter 12 na binabasa natin ngayon. So ito ang katapusan ng Tetragrammaton sa aklat ng magawa. So dito ang biyaya ng Diyos mula sa Jerusalem, Judea hanggang sa iba't ibang panig ng mundo. Ang Judea, ang old Judea is Galilee, Samaria. Judea. So itong biyaya na ito ay nagsimulang humakbang ng isa pang hakbang. At nilampasan ang Judea, dumaan sa Judea at pumunta sa mga hintil. So ang pangatlong paragraph ay parang prelude sa katapusan ng chapter 9 at chapter 12. At simula ng chapter 13, ang lahat ay parang sumabog. Ang biyaya ay dumating at ang espiritu ng Panginoon ay napuspos ang mga lupaing ito sa Judea, Samaria, Galilee. At ngayon ay pumupunta na ito patungo sa mga hintil. So dito ito ay ang huling kabanata bago pumunta sa mga hintil. So isang bagay na dapat nating pansinin. So nung ang ebanghelyo, ang biyaya ng Panginoon, nang pumunta ito sa hintil, ano ang nangyari sa iglesia sa Jerusalem? So kinalimutan na ba ng Panginoon ang simbahan, ang iglesia sa Jerusalem? So ang iglesia sa Jerusalem ay hindi na naitala. Parang hindi na gumawa ang Panginoon doon. So, nung ang biyaya ng Panginoon ay pumunta sa mga hintil, so, umikot ulit ang Panginoon at tinignan ang buong Jerusalem, Judea, Samaria at Galilea. So, ang Panginoon ay tinitingnan niya. So, ang buong lupain ng Israel. Nais ng Panginoon na makita natin ang isang bagay na ang kapangyarihan ng Diyos ay nandun, ang kanyang protection ay nandun. Oh, patuloy pa rin na pinoprotektahan ng Panginoon ang Jerusalem. Ang kanyang kapangyarihan ay nasa kanila. Ang ebanghelyo ay pumunta sa mga hintil, ngunit ang Panginoon ay puno ng kapangyarihan. Ang ating mga kapatiran sa Jerusalem ay puno ng kapangyarihan. Ang simbahan sa Jerusalem ay maring isipin natin na mahina. Ngunit hindi ito ang totoong kalagayan nila. Maaring ang Jerusalem, ang Israel ngayon ay naharap sa pandemic, sa maraming mga social issue. Kahit na naharap sila sa maraming issue na parang mahina sila. Na para kung titingnan mo ay walang kapangyarihan. Katulad ng iglesia sa Jerusalem, sa aklat ng mga gawa. Dapat tingnan natin na patuloy ang Panginoon dito na gumagawa. At ang iglesia sa Jerusalem kailangan makakita. At ang lahat ng simbahan ay dapat makakita.
Ano ang dapat nating makita? Na makita natin ang kamay ng Panginoon. Ito ang pamagat. Ang pamagat natin ngayon sa kabanatang ito ay makita ang kamay ng Diyos. Kahit na wala tayong kahit na ang sitwasyon natin ay mahirap, nasa dilema tayo, dapat nating makita kung ano man ang ating mga nararanasan, mga kapatid, ay dapat makita natin ang kamay ng Diyos. Hindi lang dapat natin makita ang kamay ng Diyos, kailangan natin ding gumawa. Ang paggawa ng banal na espiritu ay hindi kayang pigilan ang mga dilema sa ng mga problema. Kailangan nating magpatuloy sa paggawa dahil ang kamay ng Diyos ay nasa atin at patuloy na gumagawa. Kahit na takot tayo sa ating mga puso, may takot tayo. Patuloy pa rin tayong lumalakad. Nagpapatuloy sa paggawa. Naalala ko ang kwento ni Esther after siya Queen Esther after siya mag-ayuno na umarap sa pagharap niya sa hari. Kung hindi siya bibigyan ng pabor, siya ay mamamatay dahil hindi siya pinatawag ng hari. Ngunit siya ay sa may tapang na pumunta sa hari. Kahit na ako ay may takot, ako ay pupunta sa hari. Hindi dahil sa aking kakayahan, ngunit sa kapangyarihan ng Panginoon. Kung ako ay mamamatay, ako ay mamamatay. So ang simbahan sa Jerusalem dapat ay maging ganito. At tayo din dapat maging ganito ang ating mga katangian at pananaw. So nagkaroon ako ng brain operation noong 2018. Dahil nagkaroon ako ng brain aneurysm. So itong larawan na ito ay patuloy na nag-flashback sa aking isipan. So nang mga panahon iyon, nais akong koronahan ng Panginoon. So, karoon ako ng general anesthesia at sinoperahan ang aking utak. So, nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Balisa ako. Ngunit ang kwento ni Esther ay bumalik sa aking isipan at kahit na ako'y natatakot, nagpatuloy ako, nagtiwala sa Panginoon. So ngayon, ang iglesia ay dapat maging ganito. Mga kapatid, alam nyo ba na ang buong mundo ay inooperahan ng Panginoon? At meron siyang ginagawang operasyon sa Hong Kong. Sa panahon ng dilema, sa panahon ng pagkahirapan, ang maraming mga tao ay takot at gusto nilang umalis at madami lang mga bagay na nais gawin at ginagawa. O bilang mga simbahan, alam natin, inaamin natin na tayo ay takot, wala tayong kakayahan, ngunit patuloy tayong lumalakad. At nagpapatuloy tayo sa ebanghelyo ng Panginoon dahil nakikita natin ang kamay ng Panginoon. So papatuloy tayo dito sa aklat ng mga gawa. So nais ng Diyos na makikita natin isang bagay, yun ang iyong kanyang kamay, ang paggawa. Verse 1 to 17 ay ang unang talata sa chapter na ito. Maranasan ang kaligtasan ng Panginoon. So, kailangan natin makita ang kamay ng Panginoon at maranasan ang kanyang pagligtas.
verse 1. So ito ay ang helpless, yung ang iglesia ay walang kakayahan. Nang sa panahon ding iyon, nagsimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng iglesia, pinabugutan niya sa pamamagitan ng tabak si Santiago na kapatid ni Juan. So si Pedro at si Juan, si Santiago ay pinatay sa pamagitan ng tagbak, at si Herodes na isang hari. So sila ang mga disipulo ng Panginoon. So itong si Herodes ay pinapatay si Santiago. So yeah. So nasimula siyang usigin ang mga kaanib ng iglesia. So pinadakip niya ang mga pinuno ng simbahan ng iglesia, at pinapugutan niya ng sa pamagitan ng tagbak si Santiago. At nang makita niya na ikinulugod ng mga Diyos, pinadakip niya si Pedro. Verse 3, at gusto niya ring patayin si Pedro sa pista ng tinapay na walang pagpaalsa para magalak ang mga Hudyo. So dito makita natin na napakasamang hari. So ito ay ang kapangyarihan ng kadiliman, kapangyarihan ni Satanas. So itong political na kapangyarihan na ito ay nasa pagkontrola ng kadiliman. So pinapatay niya si Santiago, at nais niya ding ipapatay si Pedro. Kaya pinadakip niya si Pedro. At ikinulong at pinabantayan ng apat na pangkat na tiga-apat na kawal. At dito din makita natin na ang iglesia ay walang kakayahan. Si Santiago ay pinatay. So si Herodes na hari ay pwede niyang kunin ang sinong gusto niya, hindi na kailangan pa dumaan sa paglilitis. So gusto niyang ipapatay. Isang kasiyahan ang pagpapatay sa kanila. Ngunit ito'y pagpapatay ng mga totoong tao. So si Pedro ay kinulong, ngunit samantala ang iglesia ay mataintim na nanalangin sa Diyos kay Pedro. So ang simbahan ay walang magagawa. Sila ba ay magprotesta, magrebelde, magmarcha? So wala silang magagawa. So pero may isang bagay na ang iglesia ay meron siyang magagawa. Ito ay ang manalangin ng mataimtim. So sila ay nanalangin ng mataimtim. So ang mataimtim na panalangin dito, makikita natin ang kapangyarihan ng Diyos at ang kamay ng Diyos. So kinabukasan dapat na ipapatay na si Pedro, ngunit ng gabing iyon si Pedro ay natutulog sa pagitan ng dalawang kawal. Verse 6, so merong apat. So may dalawang sundalo na kawat sa kanyang pagitan, at ang dalawa ay nasa gate. So napakahigpit. At mayroon nakagapos ang kanyang dalawang kamay at dalawang paa. So ang ito ay nakagapos at naka-angkla sa haligi. Kung pumunta ka sa Europe, makikita mo kung bumaba ka sa basement, merong mga bilangguan doon. Meron silang mga malalaking haligi at ang bakal na kadena. Ito ay para kung isaan igapos ang mga bilanggo. So napaka sama. So si Pedro ay doon ikinulong.
So, sa panalangin si Pedro ay may kapayapaan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon na nagliwanag na mabuti sa bilangguan. Tinapik nito si Pedro sa tarigiliran at ginising dali, bumangon ka, sabi ng anghel, nalaglag ang tanikala sa kanyang mga kamay ni Pedro. Verse 7. Verse 7 to 11. So ano ang sitwasyon ni Pedro dito? Wala. So iniisip ni Pedro na siya ay nananaginip o nakakita siya ng pangitain. So hindi niya alam. So hindi siya alerto. So iniisip niya na siya ay natutulog at siya ay nanaginip, nakikita ng pangitain. Hindi niya alam na ito'y totoo. So nung lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa bilangguan, so ang liwanag, hindi siya nagising. Kaya nga tinapik siya sa tagiliran at ginising. So makikita natin ang kamay ng Panginoon dito. So dapat natin makita. Kasi sa nakaraang chapter, sa chapter 11, sa chapter 21, at ang kamay ng Panginoon ay nasa kasama nila at marami ang nanampalataya sa Panginoon. So, makikita natin doon sa chapter 11 ang kamay ng Panginoon. At dito, makikita natin na ang anghel ng Panginoon ay lumitaw sa physical na at tinapik si Pedro sa tagiliran. Paano siya tinapik sa tagiliran? Invite natin ang isang kapatid dito. Ang anghel ba ay tinapik siya sa balikat? Hindi siya tinapik sa balikat. O tinusok. Tinusok siya. So, kinurot. At si Pedro ay nagising. So, tinapik. Sa tagiliran. Tinapik sa tagiliran. So, tinapik siya sa tagiliran kung saan ang buong katawan niya ay magising. So, tinapik si Pedro sa tagiliran at siya ay nagising. At sinabi, dali, bumangon ka, nalaglag ang mga tanikala sa kanyang makamay. Magbihis ka at magsuot ng sandalyas at sumunod sa akin. At ginawa ni Peter ang sinabi sa kanya ng anghel. At sa verse 9, sumunod nga si Peter, ngunit hindi niya alam kung ano totoo nga ang pangyayari. Akala niya siya ay nanaginip hanggang siya makalampas siya sa pangalawang bantay, makarating sa kalye. At dito, natauhan si Pedro at sinabi niya, ngayon na tiyak ko na totoo ang lahat. Makikita natin ang kamay ng Panginoon na gumagawa dito. Ang pagtapik ng anghel. At nauhan si Pedro at sinabi na sa verse 11, na tiyak niya na iniligtas siya ng kamay ng Panginoon sa kamay ni Herodes. Ang kamay ng Panginoon ay ang banal na Espiritu, ang kapangyarihan ng Diyos.
So, ang kamay ng Panginoon ay niligtas siya sa kamay ni Herodes at sa ibig mangyari ng mga Hudyo. Sa verse 11 to 17, so saan nang gagaling ang kapangyarihan ng Panginoon na ito? Sa ito ay nanggagaling sa panalangin. So si Pedro ay napalaya sa bilangguan. So saan siya pumunta? Verse 12, nang mapag-isip-isip niya ito, nagpunta siya sa bahay ni Maria at ina ni Juan at tinawag ding Marcos. Maraming nagtitipon doon at nanalangin. Verse 12. So dito, ito ay ang bahay ni Marcos. At maraming nagtitipon doon at nananalangin. Ito ay ang bahay ni Marcos. Ang bahay ni Marcos, naalala natin ang aklat magawa. Sa chapter 1, kung saan bumaba ang banal na espiritu. So ito ang si Roda, ang katulong, nung marinig niya may kumatok, pumunta sa pintuan at nakita niya si Pedro, nakalimutan niya buksan ang pintuan at bumalik. So, makikita natin kung gaano kahina ang simbahan dito. So, sila'y nananalangin. Sila'y nananalangin na iligtas ng Panginoon si Pedro sa bilangguan. At ginawa ng Panginoon, ngunit hindi sila naniniwala. So, ito ang larawan ng maraming mga traditional churches. So, minsan nananalangin tayo, ngunit hindi tayo naniniwala na ang Panginoon ay gumagawa. Dahil hindi tayo naniniwala sa kanyang banal na espiritu, nanalangin tayo na, Panginoon, kumilos ka, and then kumilos ang Panginoon, and hindi tayo naniwala. So dito, wala tayong kapangyarihan. Ngunit gustong ipakita ng ni Lucas sa atin na kung ang Panginoon ay ang Ebanghelyo ay pumunta sa hintil, hindi nakalimutan ng Panginoon ang kanyang iglesia sa Jerusalem. Ang kanyang kamay ay palaging gumagawa sa Jerusalem at gumagawa din siya sa simbahan ng mga hintil. Sa buong mundo, ang kanyang kamay ay gumagawa. Ang kanyang biyaya ng Ebanghelyo ay dumadaloy mula sa Jerusalem papunta sa mga hintil. Ibig bang sabihin nakalimutan na ng Panginoon ang simbahan sa Jerusalem? Hindi. Ang Jerusalem ay meron pa rin kapangyarihan ng Diyos. Ngunit bilang simbahan, bilang iglesia, hindi lamang natin tingnan ang mga paghihirap na naranasan natin, ngunit ang kamay, makapangyarihan kamay ng Panginoon. Pumunta tayo sa sunod na talata, 20 to 23, makita ang paghahatol ng Panginoon. Makita natin na ang kamay ng Panginoon na gumagawa. Makikita din natin dito na ang kamay ng Panginoon ay naghahatol. Verse 20, matagal na rin galit si Herodes sa taga-Tiro at taga-Sidon, kaya napagkasunduan ng mga taga-Tiro at taga-Sidon na lumapit sa kanya upang makipagsundo, sapagkat sa lupain ng hari nang gagaling kinabubuhay ng kanilang bayan, nakiusap sila kay Bistro na mayodomo ng hari na sila'y samahan. Verse 20, so taga-Tiro at taga-Sidon na si Herodes ay galit na galit sa mga tao doon. So, hindi natin alam kung bakit siya galit na galit, pero dito na isulat na si Herodes ay galit sa mga taga-Tiro at Sidon. Ngunit ang kanilang bayan, doon sila kumukuha ng pagkain na ikinabubuhay ng kanilang bayan. So, sila'y natakot kay Herodes. So, kung hindi kami makakatanggap ng supply ng pagkain, anong aming gagawin? So, pumunta sila upang makipagsundo kay Herodes. Verse 21, pagsapit ng takdang araw, si Herodes ay nagsuot ng damit hari, umupo sa trono at nagtalumpati. Verse 21. So, si Herodes ay ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan, nagsuot ng damit hari, umupo
sa trono at sumigaw ang mga taong bayan sa verse 22. Isang Diyos ang nagsasalita at hindi tao. Maaaring siya ay nagsalita ng mga palalo at itinaas niya kanyang sarili ng mataas na pariyong Diyos at sumigaw ang mga tao. Isang Diyos ang nagsasalita at hindi ang tao. So, hindi siya nagbigay karangalan sa Panginoon at inako niya ang kanyang sarili na siya ay Diyos. At ang mga tao ay sinabi siya ay isang Diyos. So, siya ay nagkasala sa Panginoon. Inoffend niya ang Panginoon. Kahit na sa verse 23, noon din ay hinampas ng isang anghel ng anghel ng Panginoon si Herodes. At ang paghampas dito, verse 7 at verse 23, ibig sabihin, hinampas sa gilid si Pedro. At dito si Herodes ay hinampas din ang anghel at kinain dahil inangkin niya ang karangalan. At noon din hinampas ng isang anghel ng Panginoon si Herodes. So, wala nang delay. So, nung siya ay naging palalo at hindi nagbigay karangalan sa Panginoon, noon din ay hinampas siya ng anghel ng Panginoon. At siya ay kinain ng mga uod hanggang namatay. So, siya ay namatay. So nakikita natin dito ang paghatol ng Panginoon. Ang iglesia sa Jerusalem ay dapat makita niya ang kamay ng Panginoon. Ang kamay ng Panginoon ay para sila iligtas at ang kamay ng Panginoon ay para sa paghatol. Mga kapatid, dapat natin makita ito, ang puntong ito. Makakaranas tayo ng maraming mga paghirap. At yeah. Ako ngayon ay 66. So narito si Pastor Charles at siya ngayon ay 83. So hindi mo pa nakita na nagkaroon ng napakahirap na sitwasyon sa Hong Kong. Ganon din sa Taiwan. At ang buong mundo ay nahihirapan. At kahit na sa Amerika, sa Europe, ang Pilipinas, ang pandemic, ang kahirapan sa pinansyal, ang kahirapan ang pagbaha, ang bagyo. Ito ay mahirap sa nangyari sa buong mundo. Ngunit makita natin, dapat na makita ang kamay ng Panginoon. Makita natin wala tayong kakayahan. Ngunit may kapangyarihan tayo. Ang kamay ng Panginoon ay ililigtas niya tayo at protektahan. Paano natin ma-interpret ang mga pangyayari ngayon? Makikita natin dito sa kabanatang ito ang paghatol ng Panginoon kay Herod. Ito ay ang paghatol ng Panginoon sa kaharian ni Satanas sa aklat ng Revelation. Ito ay sinasabi ng Panginoon na apat na bowls, apat na judgment. Ang pitong trumpeta, ang pitong bowl ng paghahatol. So, 1 to 6, ang number 6 ay numero ng tao. 1 to 6 ay ang paghukom ng Diyos sa mundo. Ito ay ang paghahatol ng Panginoon sa hayop sa dagat at sa Babylon. So ang calamity at disaster na inarap natin ngayon, ang Panginoon ay gumagawa upang hatulan ang kaharian ng kaaway
na ang Babylonia at ngunit ang kaharian ng Panginoon ay patuloy na nagiging matatag. Sa buong mundo, ang kaharian ni Satanas ay hinahatulan, ngunit sa ang kaharian ng Panginoon ay hindi matitinag. Ito ang nangyari sa iglesia ng Jerusalem nung si Haring Herodes ay nagiging masama at gusto niyang papatayin ang lahat ng mga nanampalataya, ang Panginoon ay gumawa at inunat niya ang kanyang makapangyarihang kamay. Tayo ay walang bilang iglesia ay walang nagagawa at naharap sa mga paghihirap at pag-uusig ni Herodes. Dapat tayong manalangin at makita ang kamay ng Panginoon at magtiwala sa kamay ng Panginoon sa kanyang kaligtasan, magtiwala sa kanyang paghahatol at paghukom na hatulan ang kaharian ng kaaway ni Satanas. Makikita natin na meron tayong pananampalataya at patuloy tayo na maglalakbay sa Ebanghelyo. At dito sa verse 24, so ang pagpapatuloy ng muling pagkabuhay ng salita. Dito ang lumaganap ang salita ng Panginoon at nadagdagan ang mga mananampalataya. Nung ang Panginoon ay inunay niya kanyang kamay, pinalaya si Pedro at pinatay si Haring Herodes, ang kanyang salita ay lumaganap at dumami at ang kanyang biyaya ay sumabog, lumaganap. Ang anghel ng Panginoon ay lumitaw upang iligtas at ang anghel ng Panginoon ay nagdala ng paghahatol ng Diyos. So ito ang kamay ng Panginoon ay inunat. Ang kamay ng Panginoon ay kasama nila, mga kapatid. Kung tayo nasa ganitong dilema, nasa ganitong kaharapan, ito ang mga kahirapan na sa ating kaisipan. So ang anghel ay pinangunahan si Pedro. Siya ay lumakad lang na walang problema. So ang kanyang mga tanikala ay kumawala sa kanyang kamay. Hindi niya na problema, nakalaga na kanyang sarili. So ang kamay ng Panginoon ay siyang nagligtas sa kanya. At yan ang kamay ng Panginoon na nagligtas sa atin. Habang nakikita natin ito na ang kamay ng Panginoon ay nakaunat sa atin upang iligtas tayo, ang iglesia ay kanya iniligtas, ngunit ang mundo ay hinatulan, ang kanyang salita ay lumaganap at madumami pa ang nanampalataya. At dito nagkaroon ng bagong team na inaitatag. Verse 25, nang matapos sina Bernabe at Saulo sa kanilang tungkulin, bumalik sila sa Jerusalem at sinama nila si Juan na tinawag ding Marcos. Sila ay pumunta sa Antioch. So merong isang new evangelistic team na naitatag. Gusto kong isabihin sa inyo na si Marcos na isang bagong membro ng pangkat team. So nasaan si Barnabas at si Bernabe at si Saulo nung ang iglesia ay naharap sa pag-uusig? Saan sila? Hindi lamang sila nasa Jerusalem, dandun sila sa bahay ni Marcos.
So, sila'y kasama nila nananalangin sa bahay ni Marcos. So, naranasan nila ang pag-uusig na English. Ngayon ay namatay na si Herod. Meron silang misyon na dapat puntahan at gagawin. Ngayon kasama na nila si Marcos. Sila'y bumalik. So, si Saulo at si Bernabe ay nakakaranas ng pag-uusig sa Jerusalem. Si Saulo ay nakita niya ang kamay ng Panginoon. Paano si Pedro nakawala sa bilangguan? Paano si Herodes namatay? Ito ay inilagay ni Saulo sa kanyang puso. Kaya nga sa anumang mga paghihirap na kanyang nararanasan, nakita niya ang kamay ng Panginoon ay gumagawa. So itong kabanatang ito ay inanda tayo upang maintindihan natin kung ano ang mga misyon na nakaatas sa atin. Maring tulungan tayo ng Panginoon at dito tayo nagtatapos sa ating morning devotion sa umagang ito. Maraming salamat sa ating pakikinig.